Limang araw matapos ang pagkamatay, unti-unti nang natatanggap ng mga kapamilya at kaibigan ng 27 anyos na si Cheryl Ann ang kanyang pagpanaw. Pero ang asawang si Wowie De Guzman, panay ang pagsulyap sa kabaong ng kanyang misis. Kinukumbinsi pa rin niya ang sarili na muling babalik si Cheryl Ann. Nare-realize namin na kailangan na namin talagang i-let go, diba? Siyempre, biglaan. So, nung una talagang hirap na hirap kaming mag-cope up. Buhat ng isilang ang kaisa-isang anak na si Alex. Binuhos ng mag-asawa ang atensyon sa baby girl, kaya hindi na masyadong naglalambing ang dalawa hanggang sa pumanaw si Cheryl Ann. Itong huling mga buwan na to, napabayaan namin yung isa't isa kasi nga nakafocus kami dun sa bata. Hindi ko siya nayakap nung dalawa pa lang kami na nagyayakapan, lalo na nung unang yakap ko sa kanya. Hindi ko rin siya nakikiss. Magmula nung nanganak siya, hindi na kami nagkikiss masyado kasi nga ang kinikiss namin yung baby. So yun lang. Yun lang yung mga sana kinis ko siya, sana niyakap ko siya. Sana nag-usap kami ng masinsinan. Sa Mayo 24 sana ang binyag ni Baby Alex, pero dahil sa pagkamatay ng asawa ni Wowie, isasabay na lang sa pagbibendisyon sa bata sa paghatid sa huling hantungan kay Cheryl Ann sa Sabado.